Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sa araw pong ito, kami po ay nagagalak na kayo ay muling makasama sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Patuloy po natin siyang papurihan sa kanyang kabutihan, pasalamatan sa kanyang pag-ibig na patuloy niyang pinararanas sa atin. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha.
tayo po ay magpatuloy sa ating pagsamba. Tunay nga na ang Panginoon ay tapat at mabuti sa ating mga buhay. Kahit sa araw na ito, patuloy po natin siyang sambahin at pasalamatan sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Sambahin po natin ang ating Panginoon.
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Roma 5, talatang 1 hanggang 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Si Hesukristo ay namatay alang-alang sa kaligtasan mo. Ang kailangan na lang natin gawin ay manampalataya at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Manalangin po tayo. Bindisyonan niyo po, Panginoon, ang tinapay at laman ng sarong ito na sa aming pagkain at pag-inom ay kamta namin ang lahat ng binipisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap namin ang kaligtasan, kapatawaran, kapayapaan, kagalingan, kasaganaan, at mayaman mong biyaya. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Sabi po sa pangalawang Korinto, Kabanata 9, talatang 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kapatid, kung ano ang iyong itinanim, siya rin ang iyong aanihin. At kung nais mo ang maraming pagpapala, damihan mo rin ang iyong pagtatanim. Magbigay ng bukal sa iyong puso, higit pa ang kayang ibigay ng Diyos sa mga tao, taos puso ang pagbibigay, kaya Kanyang pasaganahin at ibigay ang higit pa sa pangangailangan mo. Kaya huwag kang matakot ipagkatiwala sa Kanya. Ang lahat mong kayamanan, kaya Niya itong doblehin o triplehin. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga accounts na makikita niyo sa inyong mga screen. God bless. Have a blessed day, guys. We are about to hear and receive the fresh word of God from our pastor. We would like everyone to respect the ministry of the word. Please avoid distractions, no roaming around, no chatting and use of cell phones, and avoid talking to the one next to your seat. Please have your Bibles and take note every message you hear from the man of God. Just relax and enjoy the word of God. Magandang araw po sa lahat ng inaabot ng tinig na ito at sa lahat ng nakikinig sa mensaheng ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga oras na ito. Leave it to Jesus. Ito po ang nais ko pong ibahagi sa araw na ito. Leave it to Jesus. Meron pong isang kwento. Habang mabilis na lumulubog ang barko, sumigaw ang kapitan, "Sino ba dito ang marunong mag-pray?" May isang nagtaas ng kamay. "Ako po, mabuti naman." Sumigaw ang kapitan sa ibang mga kasama. "Isuot na ang mga life jacket at lulubog ng barko. Brad, kulang tayo ng isang life jacket. Mag-pray ka na lang." Kung ang buhay ay madali, hindi na ito nangangailangan ng pananalig. Kaso minsan, ang buhay ay hindi madali. Minsan, o dili kaya'y madalas, para tayong laging luging-lugi at sawing-sawi. Maraming difficulties ang buhay. Salamat nakakapag-pray ka pa. Salamat nakakapag-church ka pa, nakakasamba ka pa. Salamat na nanalig ka pa. Yan ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. The just shall live by faith. Basahin po natin ang aklat ng Juan, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 13. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad
at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya yun upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 sarping pilak ng tinapay, hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na yon. Umupo nga ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng hindi masayang. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain. Purihin ang Panginoon sa mga talatang ito. Ito yung kwento kung saan ang ating Panginoon ay sinusundan ng napakaraming tao dahil sa mga kababalaghang kanilang nakita. Pagtawid nila sa kabilang ibayo ng lawa ng Galilea, dagsaan ang mga tao sa pagsunod sa kanya kahit saan pumunta. Pagkaahon ni Jesus sa burol, nakita niyang napakaraming tao kaya sinabi niya, pakakainin natin sila. Saan ba tayo makakabili ng tinapay para sa kanila? Sumagot si Felipe, kahit halagang 200 dinaryo hindi sasapat para makakain ng kahit ikakaunti ang mga taong ito. May batang nagdala ng baon niya, 5 tinapay at 2 isda. Pinag-pray ng Panginoon at ipinamahagi sa mga tao. Lahat ay nakakain at nabusog. At nang inipon ang natira, meron pang sumobrang 12 kain. Ano po yung mga katotohanan ng ating mapupulot sa mga talata na ating binasa? Ano po yung mga ipinababatid sa atin ng ating Panginoon para sa ating kapakinabangan? Una, there are times that the demands are greater than the present supply in your hands. There are times that our needs are greater and what you have in your hands are not enough. May mga pagkakataon ng ating mga pangangailangan ay higit na malaki kaysa hawak ng ating kamay. Lalo na kung ang malaki ang needs mo at wala kang kahawak-hawak na pera sa kamay mo. 5,000 katao ang gutom at pakakainin, ngunit ang perang hawak ay kakaunti. Ang 200 dinaryong pambili ng tinapay hindi sasapat para makakain kahit ikakaunti ang mga tao. Sino na po bang nakaranas na ang obligasyon mo ay sobrang laki, ngunit ang hawak mo ay hindi ganun kadami? Damoan makaon, diyo lang ang sapnaon. Damoan konsumo, diyo lang ang income mo. Dakoan bayadan, ang pitaka bariyaan naman. Ang bulong na bakalon, mahalon. Ang kwarta na kapot, diyutun. Ang nasa pitaka, sinsilyo. Ang bayadan mo, ribo-ribo. May mga pagkakataon ng ating mga pangangailangan ay sobrang napakalaki at yung ating hawak ay kakaunti. Pangalawa, there are times that the problems are too big to handle. Minsan, ang problemang nasa harapan natin ay higit kaysa ating kakayahan. Na-overwhelm tayo, hindi natin kaya to. The needs are beyond our capacity to bear. May mga problema na parang hindi natin kaya. May mga sitwasyon na wala tayong kapasidad bigyan ng lunas. There are times that the needs are big enough to handle. Hindi mo kaya. Sabi ni Felipe, kahit 200 dinaryo, hindi sasapat sa dami ng kakain. Cannot be. Hindi natin kaya. Imposible.
May mga sitwasyon na pakiramdam natin ay helpless tayo. Sobrang bigat, hindi natin kaya. It seems impossible to solve. Para kang naglilimas ng dagat na gamit ang tabo. Overwhelmed ka, hindi mo kaya. Paano mo papasanin ang problemang parang bundok, kalaki at kabigat? Mga bayaring nagsasapin-sapin, nagsasabay-sabay. Patong-patong na responsibilidad. Iisa lang ang katawan, ang daming kalaban. Ang dami mo ng kargo, pati pagpapalaki sa mga apo, napunta pa sa iyo. Paano pa ang mga sitwasyong wala kang kakayahang katagpuin? Paano mo babaguhin ang ayaw sumunod sa iyo? Paano mo aabutin yung hindi maabot-abot? Paano mo kakayanin ang problemang hindi mo kaya? Si Jairo, naghihingalong anak na dalagita. Ang babaeng dinudugo, ang kanyang sakit lalo pang lumulubha. May mga sitwasyon na pakiramdam natin ay helpless tayo. Hindi natin kaya. It seems impossible to solve. Pangatlong katotohanan na pinababatid sa atin, ang mga bagay na pinoproblema at iniisip mo ay iniisip din ng Panginoon. Your concerns are God's concerns too. Yan ang good news. Nababatid ng Panginoon ang pangangailangan at problemang kinakaharap mo. Alam ni Lord kapatid. Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Tanong ni Jesus sa kanila. Nagtatanong ang Panginoon, pero alam na ng Diyos, alam na niya ang kanyang gagawin. Pagkain, kalusugan, material na pangangailangan, lahat ang iniisip mo ay iniisip din ng Diyos para sa iyo, kapatid. Lahat ang pwede mong alalahanin, inaalala din ng Panginoon. He said, "Do not worry about the food that you will eat, the clothes that you will wear. Do not worry about what you will drink. The Father knows that you need them." Paul said, "Cast all your cares on Him, for He cares for you." Nababatid ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang mga needs mo at needs ko. Pang-apat na katotohanan, we may not have the answer, but God has the answer to our problems. Ang mga bagay na hindi mo kaya, ay kaya ng Diyos. May sagot ang Diyos sa lahat ng pangangailangan mo, kapatid. Nang magtanong si Jesus kung saan kukuha ng ipapakain sa napakaraming tao, sinusubok niya lang si Felipe. Sapagkat sabi ng Biblia, alam ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Alam ng Panginoon ang sagot sa problema mo at problema ko. May solusyon siya sa bawat problema at pangangailangan mo, pangangailangan ko. Hindi ko man alam kung anong gagawin at kung paano niya gagawin. Basta alam ko, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos sa buhay ko. Kailangan lang nating magtiwala. Kahit di mo alam kung paano makakarating sa point B from point A. Sabi ng kanta, "There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. And there is no sorrow too deep, He cannot soothe it." Walang problemang mabigat na di niya kayang bigyan ng solusyon. Walang mataas na bundok na hindi niya kayang gibain o tinagin. Kahit bagyong kay dilim pagliliwanagin, bawat kalungkutan mo ay kanyang papawiin. Panglimang katotohanan, in times of difficulties, find out and just do your part. Sa panahon ng mga problema at mga pangangailangan sa buhay, gawin mo yung part mo, yung best mo. Do your best and let God do the rest. Sa panahon ng problema at pangangailangan, alamin ang bahagi na dapat mong gampanan. Find out and just do your part. Do your best and let God do the rest. Sikapin mong maging mabuting nanay, maging mabuting tatay,
Gawin mo ang best mo sa pagpo-provide mo sa iyong pamilya. Gawin mo ang best mo sa pag-aalaga mo sa iyong mga anak. Do your best. At yung hindi mo kaya, let God do the rest. Magtiwala ka. Make sure you are living in faith and obedience. Siguraduhin ikaw ay nasa pagsunod. Siguraduhin mo ikay sumusunod sa ating Panginoon. Hindi nagdadabog, hindi nagre-reklamo at di sumusuway. Lalo sa warning ng Panginoon sa iyo, huwag kang susuway. See to it that you are obeying God. Siguraduhin ikaw ay sumusunod, siguraduhin ikaw ay nananalig. Kahit may kinakaharap ang problema, huwag mawawala ang pagtitiwala. Do not let worry and fear paralyze your faith. Pang-anim na katotohanan, the little you have in your hands today is not yet your harvest. The little you have today is your seed. Ano bang maliit na hawak mo ngayon, hindi pa yan yung ani mo. Ang maliit na hawak mo ngayon ay butong pantanim mo para sa malaking ani mo. Pakawalan mo, kapatid. Pagkain ang problema nila. Meron silang pagkain, pero kukunti. Limang tinapay at dalawang isda lamang yung pagkain hawak nila. Ang hawak nila ay butong pantanim para sa masaganang aanihin. Buti hindi kinain ng bata. Itinanim niya sa Panginoon. Yung maliit na baon niya, limang tinapay at dalawang isdang baon niya, ipinagkatiwala niya sa kamay ng Diyos, sa kamay ng Panginoon. Ano mang maliit na bagay o halaga na inilagay mo sa kamay ng Diyos, kaya niya itong palakihin at kaya niyang padamihin. Kung gusto mo ng marami at malaking ani, dapat may inilalagay ka sa kamay ng Diyos. Meron kang itinatanim, kapatid. Meron ba dito gusto mong umani, pero ayaw mong magtanim? Magnanakaw ang tawag doon. Gusto mong umani, ayaw mong magtanim. Kung gusto mong tumanggap, magbigay ka. Kung gusto mong umani, magtanim ka. Kaya dito sa church, tinuturo tayong magtanim. Huwag tayong manghinayang ibigay yung nararapat para sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia, ang mga bukas na kamay ay lalo yumayaman, ngunit naghihirap ang mga tikong na kamay. What you sow is what you reap. Pampitong katotohanan, any small thing that you put in God's hand, He can make it grow and multiply. Ano mang kunti, kayang padamihin. Ano mang maliit, kayang palakihin kapag ito ay inilagay sa kamay ng Diyos. Anong pagpapala ang gusto mong padamihin at palakihin ng Panginoon? Ilagay mo ito sa kanyang kamay. Mula sa limang tinapay at dalawang isda na kanilang ipinagkatiwala sa kamay ng Panginoon, ito ay pinadami at nag-multiply. Libo-libong tao ang nakakain at nabusog. Dahil sa batang nagtanim ng limang tinapay at dalawang isda, dumami ang nakinabang at nakakain. Nang inipon ng mga alagad ang sumobrang pagkain, nakaipon pa sila ng 12 kain. Pang-8 katotohanan, when you sow, you will reap. Kapag nagtanim ka, aani ka. Mga kapatid, kanino sa palagay niyo napunta yung 12 kain na sumobrang pagkain? Iniisip niyo ba yung 12 kain ibinigay ng Panginoon sa 12 alagad? Bakit? Sila ba yung nagtanim? Hindi. Siyempre, ibinigay ng Panginoon doon sa batang nagtanim. Ang nagtatanim ay may 6 aanihin. May 6 darating. Siguro tuwang-tuwa ang pamilya ng bata. Pinabauna lang ng nanay ng 5 tinapay at 2 isda. Walang kalam-alam ang magulang na imbis na kainin ng bata, ibinigay ng bata sa kamay ng Panginoon. Umuwi yung bata, ang daming groceries na dala. Tambak ang mga pagpapalang dala-dala. The Bible says, give and it shall be given back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Sabi ng Luke 6:38.
The Lord will open the windows of heaven in which no room enough could contain it. Sabi ng Malakay 3:10. Bubuksan ng Panginoon ang bintana ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. In 1 Kings 17 verse 14, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will never run dry. Hindi matutuyo ang langis sa tapayan. Your barn will be filled to overflowing. Sabi ng Proverbs 3 verse 10, kamalig mo ay laging aapaw. Ang sisidan mo ay laging aapaw. Ang refrigerator mo ay laging aapaw. Ang bigasan mo laging aapaw. Ang pitaka mo laging aapaw. Bago mangyari yun, kapatid, ang sabi ng verse 10, sa gayong kamalig mo ay laging aapaw, sisilan ang inumin, di matutuyuan. Gawin mo muna ang verse 9. Ang sabi ng verse 9, magbigay sa Panginoon yung the best na pagbibigay, ihandog yung pinakamainam na handog sa ating Panginoon. Matagal nang ipinangako at ginawa pang batas ng Diyos. Ang sabi ng aklat ng Hineses, as long as the earth revolves, seed time and harvest time will always happen. Ang pagtatanim at pag-aani ay laging sasapit at mangyayari. Kapatid, kung nagtatanim ka, mag-expect ka, may perfect time na aani ka. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Taas po natin ating mga kamay, magsitayo, taas ang mga kamay, at ako'y nagdideklara ang kapayapaan ng Panginoon sa mga ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingata ka ng Diyos sa isang buong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Pinagpalang araw po sa ating lahat. God bless you. God bless you.